Magandang pananghalian po sa inyong lahat. Halina, samahan niyo akong magluto ng isang masarap na tokwa. Gayatin natin ang ilang dahon ng green onions. Yung puting bahagi naman ay gayatin natin ng medyo mas manipis. Ilagay po natin ito kasama ng ating nahiwa ng 3 hanggang 4 na chili green or any hot chili that you like. At para naman lalong maging makulay ang ating napakasimpleng tokwa, maggayat rin tayo ng green and red capsicum. Ngayon ready na ang ating mga gulay, set aside muna yon at ihanda natin ang ating sauce. Maghanda tayo o maglagay sa mangkok ng 1 tablespoon dark soy sauce, 2 tablespoons sweet soy sauce or 1 tablespoon oyster sauce. Yan, so kung nais dagdagan ng paminta, dagdagan ng paminta at ayan, magbuhos tayo ng 1 cup na tubig. Huwag maging torpe, kaya ihanda ang inyong sili. Pero mamaya pa yun, ngayon naman ay gayatin natin ang ating tokwa. Okay, so medyo gayatin siya ng medyo ng manipis. Pagkatapos ay pakukulaan natin saglit ito. At sa ating pagpapakulo, syempre we spice it up. Maglagay ng 1/2 teaspoon turmeric powder. Kaunting chicken masala o di kaya naman chicken cubes. Maggi chicken cubes if you want. And a little bit of black pepper at saka kaunting asin. Yan. So, ibudbud lahat sa ating tokwa. Yan. Ngayon naman ay isa lang na ang ating tokwa at buhusan ng mainit na tubig. Yan. So, madali nang malulusaw ang ating mga pampasarap. Atin po itong pakukuluan ng mga 5 to 10 minutes. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, let us spice up our tokwa. Diba? Madali lang yan at saglit. Pagkatapos kumulo, we are going to drain the water. Tokwa lang po ang ating kailangan. Yan. Tip para hindi masira ang ating lababo, pag tayo ay nabubuhos ng mainit na tubig, ayan, bubuksan natin ang gripo. Alright, now set aside our cooked or blanched tokwa. Next ay maghanda na tayo ng 3 itlog, lagyan ng kaunting paminta at kung inyong nais, pwede rin po yung lagyan ng 1 teaspoon na vinegar para mabawasan o mawala ang lansa ng ating itlog. Whisk briskly, pagkatapos ay ilagay ang ating blanched tokwa. Now, this is the time para atin ang iprito ang ating tokwa na mayroong itlog. Iprito lang po ito sa kaunting mantika hanggang sa ang magkabilang bahagi ng ating tokwa ay maging golden brown. Okay, so kung nais ninyong batch by batch ang inyong pagpiprito, that's okay. Medyo tamad ang lola nyo, kaya isang buhos na pagpiprito lang ang aking ginawa. Alright, so ngayon binabalik-baliktad ko siya. Ayan, kasi ang hanap natin ay tokwa ang kanyang magkabilang pisngi ay golden brown. Okay, so yan. Maging matyaga. Kung nais 1 batch, that's alright. Kung gusto niyong batch by batch or half batch ang inyong pagpiprito, that's also alright. Yan, nakikita niyo po. Wow! Ganyan po ang ating hanap na pagkaprito o pagkaluto ng ating tokwa. Golden brown. Kaya magtyaga!
Ayan, so happy na ang lola nyo sa aking naiprito ng mga tokwa. Ngayon naman, set aside muli, ilagay sa isang malaking plato dahil gagawin na po natin ang ating sauce. Okay, so ayan na po, pinagsama-sama ko na ang aking chopped sili at saka yung chopped white part of the green onions at nagdagdag pa ako ng chili flakes. Igisa po natin ang ating tatlong pampasarap. Gisang mabuti hanggang sa lumabas ang kanyang bango. So ayan po ay sa 1 tablespoon lamang na mantika. Okay, so eto na po. Ilalagay na po natin ang ating toyo mix. Kayo na po ang bahala sa timpla. Okay, so kung sa palagay nyo matabang, magdagdag ng konting toyo. O kung sa palagay nyo konti ng tamis, magdagdag ng brown sugar. Walang problema. This is your sauce. This is your ulam. Okay, yan. So, pakuluin ang ating sauce. Kulo. At ngayon, idagdag na natin ang ating lutong tokwa. Let your tokwa absorb this very delicious and spicy toyo mix. Okay? Yan. So, medyo baliktad-baliktad rin or flip your tokwa para naman talaga namang maibabad at maabsorb niya ang ating masarap na sauce. At para sa kanyang dagdag beauty, isahog na ang ating chopped green onions, capsicum, ayan, at halu-haluin din ng konti para naman maluto ang ating green onions at mga chopped capsicum. At para lalong thick, of course, gumawa tayo ng slurry. 1 teaspoon ng cornstarch and 1 teaspoon ng tubig. Okay, matapos malusaw ang ating slurry, ibuhos ka agad sa ating mainit pang sauce, halu-haluin para lalong maging thick and yummy ang ating very special tofu or tokwa. Saglit lang po yan, mga 1 minute, luto na po, lutong-luto na ang ating very yummy, soft and spicy tofu. Best na ulam, best na snack or pulutan na swak na swak sa inyong budget.